Sa halos 2 taon ni Solicitor General Jose Calida sa opisina, 2 taon na ring napansin ng Commission on Audit na sobra-sobra ang nakukuha nitong honoraria o allowance mula sa legal services na binibigay nila sa mga government agencies. Sabi ng COA, taong 2017, nasa 7.46 million pesos ang excess allowance na natanggap ni Calida. Noong 2016, napansin din ng COA na tumanggap si Calida ng 1.12 million pesos. 70% yan ng 10.77 million pesos na natanggap na excess allowance ng mga abogado sa Solgen para sa taong 2017. Ayon sa batas, maaari namang tumanggap ng honoraria at allowances ang legal staff ng OSG mula sa mga ahensya ng gobyerno na kliyente nila. Pero may limitasyon. Base sa COA circular, hindi dapat sumobra sa 50% ng taunang sweldo ang ekstrang kita. Sa kaso ni Calida, ang natanggap niyang excess allowance, mahigit 400% ng kanyang taunang sweldo na nasa mahigit 1.8 milyon pesos. Sinabi rin ng COA na hindi ni-report ni Calida ang natanggap nilang honoraria sa Financial Management Service ng OSG para mabuwisan. Dapat daw i-refund ni Calida ang sobrang honoraria at i-deposito sa trust fund ng OSG. Sa sagot ng OSG sa COA, iginiit nitong ayon sa batas, walang limitasyon ang pagtanggap ng honoraria at allowances ng mga abogado nito. Bukod sa COA audit, kinekwestiyon din ngayon si Calida dahil sa mga nakuhang kontrata sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng kumpanyang pag-aari ng pamilya niya na Vigilant Investigative and Security Agency Inc. Sabi ni Calida, nagbitiw na siya bilang president at chairman noong May 2016 nang maging Solgen. Pero di pa siya nagda-divest ng 60% shares niya sa kumpanya. Sinampahan na siya ng reklamong graft at paglabag sa Code of Ethical Standards for Public Officials ni Jocelyn Marie Acosta Nisperos. Kanina humingi si Nisperos ng kopya ng sale ni Calida sa Civil Service Commission. Pero hindi siya nakakuha rito dahil appointed official si Calida. Kaya sa Office of the President nagpunta si Nisperos kanina. The reason na hiningi namin is because we want to see for ourselves kung totoo yung claim niya that that he declared yung security agency niya sa salan niya. Tinungo namin ang opisina ni Calida para kunan siya ng pahayag tungkol sa petisyon ni Nisperos at sa Vigilant Security pati na sa COA audit. Ngunit abala raw ito sa meeting. Pero ayon sa kanyang spokesman, hindi magre-resign si Calida tulad ng panawagan ng ilan. Lalo't wala raw conflict of interest sa trabaho niya ang mga nakuhang kontrata ng kumpanya nila. There is no conflict of interest in this case because one, the Office of the Solicitor General is not the approving authority. Sir, all contracts banned by Vigilant went through bidding? Yes, absolutely. Should he divest now? Well, if it'll perhaps buy him peace, maybe, but this is a personal opinion on my part, right? But the thing here is there is no need. He's not committing any infraction. He's not transgressing any law. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.